parang kahit meron kang phantom step, parang hirap makalasit nun. Oo. Nasa kamay ata to ng ano ng mga damage dealers ng Echo. Dapat on point yung mga binibitaw dito ni Sanji on that Lilia, yung placement, yung positioning dito ni Benny Cutie. Kasi pag makapag-free hit sila, eventually, yung kakunatan, yung healing ng Minana Evos, mararamdaman talaga nila yung hapti ng damage ng Echo. Pero again, parang mas mahirap ma-pull off yung lineup ng Echo ngayon eh. Kumbaga parang ang daming kailangan isipin in a teamfight. Oo, ang dami. Marami ka man ibabato, yung tipo na pwedeng madaming madamay sa mga pasabog na ilalabas. Kailangan pa rin perfect ang timing ng pagpapasabog ng Echo. And this time around, Minana Evos, no? Pwede pa, ito yung may option silang umulti lang tapos maglakad. Digi. Digi kasi sila eh. Uy, pero kakaiba to ha. Tumulong agad si Sanford sa pagkuha ng... Little Wonder at Poke para kay Lancey para mapadali ang buhay din ni Sanji sa gitna. Oh, I like the emblem choice coming in from Benny Cutie and JP noon. Pareha sila ng Quantum Charge, two words para lang no, para masustain yung mga bomba ni Tiggy. Oo. Yeah. Sinamahan na rin ni JP. Alam niya eh, napaparating tong... Nakaka-bad beats yan. Yung Tiggy talaga, nakaka-bad beats sa lane yan. Oo. Ayan ang mga bombs bunny. Hindi ka makalapit. Kaya... ito talaga makita mo. Double gold lane start para sa dalawa. Yung pressure binibigay ng Diggy. Kaya ayaw na ayaw to ni Coach Ducky. Parusa talaga kapag tinambayan ka ng Diggy sa lane. Especially if gold laner ka. Pero Kaizen ha, pumapuesto dito kay Sanford. Grabe! Gandang heavy spin. Heavy spin ipet mula kay Kaizen. Walang shield si 4D. At binigay pa kay Lord JM. First blood! Para sa Minana, ay kumuha pa ng plato si JM dun sa top lane. Isa to sa mga keys to victory nila, di ba Renmar? Kailangan targetin si 4D ng napakaaga pa lang. Go for 4D at ginagawa nila yun not just for this game, pero yung game number one again, na shutdown effectively ng Minana Evos, yung galaw ni Sanford, taking him out of the game. And kung sino man nag-shot call doon, if it was Kaizen, isipin na lang natin, if it was Kaizen, ang ganda ng shot call na yon para i-gank kagad early on yung explainer ng Echo para din mas lamang sila para sa unang turtle. Okay, penalty zone flicker combo na ilalabas si Lord JM. Wala doon na naman si Carlito. Carlito, susugot, susubok magka-freeze. Kaizen pa rin ang makukuha ng retribution. Mawala si Lance, Lord Thrower as insanity. Nakabawi si 4D. 2-4 the turtle. Minana Evos man na nakakuha ng turtle na yun. Kamuntikan din sa may bandang ibaba, Min. Yung quantum charge hindi na nakakasabay sa poke. Oo. Ganun nakasakit man din. Tingnan mo, binigyan na lang. Sabi ni Benny, bahala na kayo dyan. Basta lalasitin ko na lang. Ngayon ko lang nakita yung combo na to eh. Yung reverse time tapos star helix. Ang daling ilan. Oo. Nung isang ik siya. So hindi mo kailangan mag-position. Highest KDA by a team, by the way. Yung Minana Evos 47, top of the league. And now, Minana Evos, pinapakita din nila yung, again, the control, yung composure. You are witnessing a team na gusto talaga makapasok sa playoffs after so many seasons, after so long. Oo, ilang season na rin pala, no, na inaabangan natin makarating ang kanilang mga earlier iterations din, no, ng Minana Evos. But this time around, mukhang ayaw na nilang tumatlo pa. Gusto na nilang tapusin ang drought, pero Echo pa rin ang kalaban nila. Again, hindi biro talunin ang Echo no matter what happened in game 1. And right now, looking at the item build, no, mukhang nagpantalon muna si Benny Cutie. Naranasan na kasi niya ang sakit nung last game. Makati talaga yung ik siya na yan. Tingin ko, ano pa yan eh. Nasa pool pa yan ng mundo na. Okay, ano yung mga ino-nerf? Okay, number 2, number 1, Iksha. Wait, number 1, Matilda. Number 2, Angela. Number 3, si Iksha. Iksha, sakit eh. Shoutout sa mga Matilda player dyan. Wag nyo naman masyadong galingan. Nakalista na yan sa mga developers, game dev ng Munton. Kita na nila. At syempre, gamit na gamit ngayon ng Minana Evos. Yep. At ngayon, Turtle ay lalabas na rin after 10 seconds. Pero mukhang iba ang balak ng Echo dito with a big rotation and down bot lane. Pero naamoy ata ng Minana Evos. Oh, ganda ng placements ng mga... Jabums. Jabums ng isang Diggy. Tingnan natin kung saan pwesto si Sanji kung sa Turtle. If it's gonna be a 3-2 push or 3-2 pabor sa Turtle or 3-2 pabor sa gold lane. Oo. Hinintayin na lang natin yung ikot ng dalawang mid laners, tapos nakita mo naman yung damage na kuha dun ni ni Lancey. Kaya sobrang lakas ng isang Lilia ngayon. Kanina nga no, napansin natin na fade away retry pa. Sana galing yun. Clutch. Nakita yun, actually nakita yun kanina sa minimap, hinila yung Iksha, pero sobrang lalim ni Doming sa tower.
beaten. Oh. Yung naging damage. Na-beaten. Tapos sobrang clutch din yung pagdating doon ni Lancy na pag nakapag-Nether Realm pa talaga siya para sigurado na hindi mapipitas doon si Domeng. Oh, ngayon, Turtle, hihilain ni Sanford pero sumay bandang ibaba. Wow. Push is real para sa Minana Evos. Biruin mo, pinatagal ni Pagong. Okay, pero walang Nether Realm. May pagbawi na gagawin kayo sa bottom side. Ngayon, lilipat tayo dito sa camera sa bandang Turtle. Last Insanity. Who's gonna get it? Si Lord JM yon pare, with a penalty zone. Maiwan si Carl. Tusok, Abrasion Strat. Tatamaan ng hangin, Carl. Okay, sumusubok, taunt na lang, Kaizen. Founder coming in. Ayun yung mga sagot na binabato ni Sanji. Lilipat si Lord. Ayan, makati. Dapat kamuti mo. Kaya mga flicker palayo si Idol. Yung kamot na hampas pala yung ano nararamdaman mo. Kaya sobrang sakit. And what a call there by Echo. Actually, na-force sila mag-split. Si JP at saka si Sanji pumunta dun sa bottom lane para matulungan dun si Benny Cutie or specifically Sanji para mas lumamang sila. Nakukuha sila ng mga kills sa domain kaya nakukuha din ng onting damage sa turret doon si Benny Cutie. Pero pagdating naman dun sa Turtle, Minana Evos, again, great composure, great targeting. Ginagawa talaga nila ang lahat para mahirapan si Cartesian na makapag-retry sa point. Uh-oh. Na si Lord GM na nga nakapag-last hit dun sa Turtle. Oh, two Turtles na rin ang nasa kamay ng Minana Evos pero even ball game pa rin ang ating nakikita dahil sa mga napakagandang micro plays na pinakita ng Echo doon sa may bandang ibaba. And that's with Benny Cutie. 1-0-1 in this game right now. Ito yung kalmado pa nga yung bagyo pero masakit na. Oh, medyo kumakati na yan. Nararamdaman mo na yan na unti-unti nagpuprok eh. So kung ikaw si Kaizen, kung ikaw si Lord JM, ingat ka. Okay? Star Helix combo with a barrage mula kay Domeng just to clear everything in the top lane. Di talaga nagbibigay ng torre ang Minana Evos. JP! Okay, pero may hila pala. Yun pala yung... Uy, meron ka na Faker mula kay Lancy sa may penalty zone defense para kay Lord JM. Si Sanford ngayon ang babanatan. Ultimate para kay Sanford. Umikot-ikot para Beyblade. Damage coming in. Pero walang makukuha ang Echo. Maliban na lang kung si Carl papalik! Ay, ako, nahila na reverse time at naipit! Ang naiwan ay si Carlito! Minana will take that kill! Makakaisa na tore ang Echo sa may bandang ibaba. Gustong gumante ng Iksha sa itaas pero mukhang makakakuha naman ang libreng Turtle ang Minana dahil wala pa rin si Carl. Who will gain more assists in this game? Spider Miles or JP, mag-comment ka lang kayo dyan with the hashtag SmartPowersMPLPHS12 and now Minana Evos will be freeing up. Free Turtle! Ang makukuha nila, Lancy will be forced back. Wow! But Echo, hindi sila makagalaw, makaariba na masyado sa ginagawa ng Minana Evos, the control, the great and improved team fighting na pinapakita ng Minana. Where was this Minana 3 weeks ago? 4 weeks ago yung mga bagong dating pa lang. Ang dami nilang tinimpla. Pero ito nga, eh, buti na lang hindi pa too late. Oh. Biruin mo, nakakasabay sa World Champions. Umabot pa yung timpla, pare. Natimpla pa ng tama. Nalagyan ng tamang milk, ng tamang sugar. Talagang ito na yung perfect eh. Kumbaga sa kape, ito yung perfect coffee na gusto nilang makuha. Coffee guy ka ba? Onti lang. Onti lang. Basta yun na yun eh. Kung coffee guy ka, magigets mo yun eh. Oo, magigets mo na yun talaga. Minana Evos this time around talagang pinapakita nila na ito yung pwede nilang ma-offer going towards the playoffs. Pero again, hindi pa rin nila kontrolado. Kailangan nilang maisilya ito. And uh-oh. Echo right now, parang bagyong nananahimik lang uh-oh. Sa simula. Para sa akin yung magandang nakuha ng Minana dito, yung mga last on picks kasi sa meta ngayon, nagagamit nila ng tama. Uh-oh. Yung Teresla, yung Iksha, nakukombohan nila kasi nga, si Spider Miles, healing man yan eh. Mm-hmm. Healing man, shielding man. At nagme-make sense yung kapag mahila ka ng Kaja, edi kung hindi mo matatanggal yung suppress, i-shield mo na lang. Buhay pa rin. Sinabi na dati ng Minana Evos and Spider Miles, meta ko to. Meta namin to. Makakahanap kami ng paraan and now they are doing it on the way, potentially, to taking full control of this game. Pero malapit-lapit pa ang farm. Ben Cutie, you see there, up to a golden staff, 6,300 and counting, mga 300 to 500 lang ng gold ang lamang ni Domek. So that's good news for Echo na malapit-lapit ang gold ng kanilang marksman. Pero in terms of makakalapit ba sila sa mga teamfight kasi ang taas ng poke, yung nang Minana Evos, ibang tanong na yun. Oh, parang ang hirap din kasi lumapit, especially tuwing up ang full barrage. Hihintay ko din kung either DHS ba yun o Wind of Nature, pero mukhang makukuha pa din naman ng Echo ang kanilang purple buff. First Lord of the game ay nandito na rin at kung mid lane ang usapan, konting kalabit na lang ang tore ng Minana Evos doon. Clear wave pa rin, Shadow Bursters pa rin.
para kay Lancey just to clear and maprotektahan yung tower para sa kanila pumapabor ang pag-control. Kung mapapansin nyo, laging sila nagsisimula ng laban. Si yes. JP ang merong divine judgment pero parang nasa Minana ang driver seat eh. Oo, nasa Minana talaga ang driver seat ngayon with a 1.5k gold lead. Pero may team fighting prowess ng Echo dito. Pwedeng magpasabog si Sanford ng isang malupit. Pero okay. Si Sanji natali ng bahagya. Lord, Lord sino makakakuha kalahating HP? Mukhang i-hold lang ng parehas na kupunan. Sa strike lang, of course. Sina Sanford sa panangilit. Lancey, Shadow Stampede, poke lang din with the burst. Ay, naku, yung mga Bombs Bunny kasi, pare! Ay, ito si JP! Sige, Bombs Bunny! Ito na, pagsabog ni JP ngayon! Oh! Ay, ito ang ganda ng Times Journey Diyos Shield! Ko, Lord! Sabay barrage! Mula kay Domeng! Inipit ngayon si Kaizen, pero nabuhay pa si Kaizen! Walang na-dead sa side ng Minana Ibos! After nung laban na yun, ang dami nangyari, pulado lang lahat! Clutch! Clutch pa rin si Lancey! Yung pala yung C sa pangalan niya! Clutch with the Netherrealm! Yun na yun eh. Yung pero mo perfect yung pagkuha ni JP sa perfect oh. Target. Pero Lord ngayon, masesecure nga ba ni Kaizen? O si Sanford ba ang kukuha? Lasing sanit, inagamit na rin Lancey bumagsak! Oh. Na Aperial Sludge siya ni Carl DC. Pero si Domi ngayon mapapawala. Makikill niya si Sanford. Lord JM makakuha din ang kill. Lipat sa Lord. Nandito si Benny. Ang tinte ni Benny, lumipat na ng side. Lumipat na ng side si Benny. Hindi ko alam kung nakikita pa si Benny dito. Hindi alam. Go pa si Benny. Benny umaaba. Benny, wala siyang gagawin though. Kaizen will get that Lord. All objectives na secure ngayon ni Kaizen. Talagang pinapakita niya na totoo ang sinabi niya last week pa. All in na ang Minana Evos in lahat ng objectives this game ay sa kanila napunta. Put respect on Kaizen's name. Kung nakalimutan nyo man siya, allow him to reintroduce himself. What a game by the jungler of Minana Evos. At nakita mo, buong Minana Evos, klarong-klaro ano gusto nila mangyari. The timing of the ultimate. Sulit na sulit lagi ang Time's Journey, ang Netherrealm. At wow. Dun, nalalason. Nasabi mo man, Gene, kanina yung keyword, nalalason ang Echo. And men, kung titignan natin ang instant replay dito, naging maganda pa rin ang response ng Echo. Nakakuha pa rin sila ng kills. Pero yung in and out na pinapakita ng Minana Evos dito, yung pag-juggle nila in their own formation around that Lord was really good. Kitang-kita na nag-improve ang kanilang communication. Pero again, Echo, really good at defending their base. Huwag nating kalimutan ang isang depensa na pinakita ni Carl TZ at Benny Cutie. That joy and that carry. Yeah. Yung parang hindi na natapos yung depensa. Yeah. Kung kaya gawin ng Echo sa 10,000 yon, paano pa kaya sa 3,000? Nangyari yun eh. Nangyari talaga yun. Kaya may proof. Then again, iba na ang nangyayari. Dahil sabi ng Minana, kami lamang eh. Pero pulado si Kaizen. Oh! Uy, pangalawang hila kami ah. Netherrealm na naman! Oh na my God! Save. What? The save is real. All in ang mga hukbo. JP is down, ladies and gentlemen. Minana Evos striking towards the top lane at gugo pa yung bottom side. This time, magiging disiplinado muna. Ipupush pa nila yung mid lane. May mga bombs pa ni pare! Sumusugod si Black Spider Miles! Black Shoes, tumutro damage. Ben Cutie, 2-0 by this. Oh no, Sanford, wala nang Firaga armor. I'm Walker naman ang punteriya. Base lock! Kung may base lock, iso galing na ma-base lock na yan, Doming! Then again, kalahate ang buhay ng base. Buhay pa ang Echo. Wow, Minana Evos. Onyx PH, Omega, nanonood ba kayo? Kayong tatlo ang nag-aaway para sa last two slots for the playoffs. Pinapakita na ng Minana Evos. Gusto namin to. Men, gustong-gusto talaga ng Minana Evos. Right now, nagmamatter pa ang gold lead. At may 6,000 lamang ang Minana Evos. For Echo, kailangan nilang bumili ng oras. Kailangan nilang patagalin to. At kung titignan natin yung damage na meron sila, medyo malaki na. Pero hindi pa rin talaga sapat para pumatay ng isang target. At kanina, nakita natin kung ano ang presyo sa maling paghila. Okay lang eh, okay lang. Kahit walang heal. Basta meron kaming shield, meron kaming Netherrealm. At ang pinakamaganda dito, hindi nila pinagsasabay. Laging naka-layer eh. Mauna ka, mauna ako, para goods na goods tayo. Bali, wala yung divine judgment. Usually yung Echo, kapag meron silang pang peak of potential, nagagawa nila yun ng tama eh. Nabiburst sila ngayon, hindi. May kasabihan tayo dito.
Mabigay mo na lahat ng mga objectives. Huwag lang yung huling Lord. Oo. And this may be the last Lord. Echo, kung Carl TZ Special ang ating makikita dito at masesecure nila ang Lord na to, may chance sa pang mabaliktad nila in 15 minutes in. At ahawakan na ngayon ng Minana Evos ang Lord ba? Na ito. Makakalapit ba ang Echo? Yun yung tanong. Anime moment. Anime moment. Pero may poke na ginagawa sila Lancey tsaka yung mga Jabams eh. JP. Ito. Oh, JP. Conceal. Nakita ata. Conceal from JP. Makikita si JP. Tataon sa... Ano, inibit si JP! Inibit yung Ibon! Flicker out para kay JP. Sino makakuha ng team? Petri Battle! Oh! Jason pa rin! Ang makakakuha na Lord! Pumiprint na lang si Medicute dito sa bandang gilid pero yung damage out medyo 10 bits na dahil killing spree pa si Domeng AR sabay nagmamarcha na ako po! All in! Minana is real! And the ball so galing naman this! Bumaba na lang si Medicute! Tingnan natin desperate times! Pero si Medicute mag-first down ito! Meng is the name and Minana! We'll get the 2-0 victory!